Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Hindi ito ang kapayapaang batay sa mga kompromiso, pakikipagtawaran, pagsasabi ng hindi buong katotohanan at laban sa posisyon at otoridad. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo sa pamamagitan ng krus at sa pagdadalisay ng kalooban na biyayang hatid ng Espiritu Santo. Ang kapayapaang ito ay sumusubok sa ating mga puso na nagiging sanhi ng sakit at pagkakawatak-watak. Gayunpaman, ito lamang ang uri ng kapayapaan na tumatagal, isang kapayapaang ganap na nagliligtas at nagpapadakila. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong hindi malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kakasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niya mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedekiyas, kung gayon, gawin ninyo sa kanyang ibig ninyo, hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, ngundi burak ang laman ng balon, kaya't lumuhog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melek at sinabi sa mga hari, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melek ng 3 lalaki at pagtutulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin. Tulong mo sa amin, Panginoon. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinig niya ang aking pagtaghoy. Pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot
at sa buong Diyos magtitiwalang lubos. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo man lupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag panadapat
kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang tao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Nais ko pong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa isang estudyante. Isang estudyanteng nagngangalang Andrew. Ano pong pangalan ng estudyante? Yan, very good. Gising pa, no? Andrew ang pangalan ng estudyante at si Andrew ay magaling magpinta. Magaling gumawa ng obra. Sa makatuwid, ano si Andrew? Doktor? Painter o artist, no? Inspirado si Andrew na gumawa ng obra. Kaya isang araw, dahil puspos na puspos ang kanyang puso ng inspirasyon, siya ay gumawa ng isang painting. Pakiramdam niya, ito ang pinaka magandang painting o obra na kanyang nagawa. Sa dinami-dami ng kanyang nagawa, ito yung pinakamaganda kasi puspos siya ng inspirasyon. Kaya naman, dinala niya ito sa kanilang eskwelahan. San po dinala ni Andrew ang kanyang painting? Yan, gising pa. Huh? Idinala niya sa eskwelahan para makita ng lahat ng estudyante. Sa labas ng kanilang classroom, pinaskil niya ito at nilagyan ng karatula na nakasulat. Kung mayroon kayong makitang mali sa painting, pakibilugan ito. Malinaw? Anong gagawin kapag may mali? Ano ang bibilugan? Very good. Natapos ang araw, nagsiuwian ang mga estudyante. Laking gulat ni Andrew na puro bilog ang kanyang painting. Lungkot na lungkot si Andrew dahil ginalingan niya magpinta. Pakiramdam niya, ito ang pinakamagandang obra. Bakit nga malungkot si Andrew? Hello. Maraming mali, ano? Binilug-bilugan yung kanyang painting. Kaya naman, nakita ng kanyang guro na malungkot na lumalabas ng eskwelahan si Andrew. Hinabol niya ito at tinanong kung bakit siya malungkot. Sinabi ni Andrew, ang dahilan, puro bilog ang aking obra dahil ang daming nakitang mali ng aking mga kaklase. Kaya naman,
sinabi ng kanyang guro, gumawa ka ulit ng isa pang painting. At bukas, dalhin mo ito. Ipapaskil natin ito uli. Sinunod ni Andrew ang sinabi ng guro. Nung gabing yon, gumawa siya ng isa pang obra. At dinala niya ito kinabukasan sa kanilang eskwelahan. Pinaskil sa labas ng classroom at nilagyan ng kanyang guro ng karatula. At ang nakasulat, kung mayroon kayong makitang mali sa painting, pakitama ito. Malinaw po ba? Kung meron kayong makitang mali sa painting, pakitama ito. Ano pong gagawin sa mali? Natapos ang klase at nagsiuwian ang mga estudyante. Laking gulat ni Andrew. Wala siyang nakitang mali. Wala siyang nakitang mali sa kanyang painting. Tinanong niya ang kanyang guro kung bakit ganito. Sabi ng kanyang guro, Andrew, ganyan ang mga tao. Madaling makahanap ng mali sa gawa ng iba. Pero kapag itatama ito, walang gustong gumawa. Magaling maghanap ng mali, pero kung itatama ito, walang gustong gumawa. Magaling manita, pero walang gustong magtama. Mga kapatid, parang ganito po ang nais puntuhin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay tumayong kontrabida. Hindi dahil kinokontra niya kung ano ang tama, kundi kinokontra ni Propeta Jeremias ang mga bulaang propeta o mga false prophet. Sino po ang kinokontra ni Propeta Jeremias? Yan, patulog na sila ng patulog, no? Malapit na po ito matapos, no? Kinokontra niya yung mga sinasabi ng mga bulaang propeta. Kasi itong mga bulaang propeta na ito, nagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao at sa hari. Kumbaga, taga-kontra si Propeta Jeremias ng mga mali. Ito kasing mga bulaang propeta, imbes na sabihin ang totoo, sinasabi kung ano lang ang gustong marinig ng tao. Imbes na sabihin ang totoo, sinasabi kung anong gustong marinig ng tao kahit hindi ito totoo. Kahit kasinungalingan pa ito. Kaya tinatama ni Propeta Jeremias ang mga bulaang propeta. Ang problema, sila na nga ang tinatama, sila pa ang galit. Tinatama na nga ni Propeta Jeremias, siya pa ang kontrabida. Kaya nga gusto nilang patayin itong si Propeta Jeremias. Ito ang kadalasang nangyayari sa tao. Kapag ikaw ay may sinasabing hindi gustong marinig ng isang tao, kahit pa ito ay tama at totoo, madalas nagagalit sa iyo. Sino lang ba
ang magagalit kapag nangangaral tungkol sa pagnanakaw. Diba? Yung mga magnanakaw lang. Sino ba ang magagalit kapag pinapangaralan tungkol sa pagiging tamad? Diba? Yung tamad din. Sino ba ang magagalit kapag pinapangaralan tungkol sa pangangalunya? Hindi ba? Yung mga nangangalunya. Sino bang empleyado ang magagalit kapag pinapangaralan sa pagiging late? O di ba? Yung empleyadong laging late? Ganyan ang tao. Kapag tinuturuan mo, sumasama ang kalooban. Yung iba, kapag pinagsasabihan, nakasinghal. Kapag sinisita, tinuturing kang kontrabida. Ito yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo na pagkakabahabahagi. Sabi ni Jesus, ang ama sa kanyang anak na lalaki, ang ina sa kanyang anak na babae, ang biyanan sa kanyang manugang. Hindi ba realidad ito? Kaya nagkakabahabahagi at hindi nagkakasundo ay kapag tinuturuan ng ama at ina ang kanilang mga anak. Nagdadamdam, nagtatampo, nagagalit, akala mo pinahihirapan, pero ang totoo, tinuturuan. Ang manugang at biyanan, bakit nagkakagalit? Kapag pakiramdam ng bawat isa, sila ay kontra. Ganito din po sa turo at pangaral ng Diyos. Nagkakabahabahagi ang tao dahil may ayaw tumanggap at may ibang nanlalaban kapag tinuturuan. Kaya nga, nahahati ang mga tao kapag usaping same-sex marriage, kapag usaping contraceptives, kapag usaping divorce. Ayan, may kanya-kanya tayong panig, may kanya-kanya tayong gusto, pero isa lang naman ang turo ng Diyos. Mga kapatid, sadyang mahirap tanggapin ang pangaral at utos ng Diyos. Kadalasan, labag ito sa ating kalooban. May mga pagkakataon ding hindi ito umaayon sa ating kagustuhan. Pero pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, kahit kailan ang turo ng Diyos hindi magbabago. Ang turo ng Diyos hindi magbabago. Magalit man sila kung ginagamit mo ang utos ng Diyos. Magdamdam man sila kung itinatama mo ayon sa pangaral ng Diyos. Mananatili itong mabuti at totoo. Sa huli, ito pa din ang magdadala sa atin sa tuwid at maayos na buhay. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat ng katawan.
Ang iyong radikal na pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang magtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpili at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin at aming sasambitin. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkakaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, piliin nawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutiang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumagon nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, ministeryo, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong radikal na layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapamagitan ng iyong pakikiniig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ating
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil sa hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo na pupuno, ang langit at lupa ng panatila, at loob mo sana sa paitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, paggaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.